po. Ito po yung mga seedlings ng black pine natin na sarili nating tanim. Binunla po natin ito galing sa seeds lang na binili natin online. Tapos tumubo. So ito mga siguro may mga 7-8 months na ito na black pine. So yung gusto ko lang po sanang i-ano sa inyo, ipakita ngayon sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Hindi ko lang basta-basta na iniiwanan to sa garden natin, saka pinapabayaan na basta nilang tumubo. So sa time po na ito ngayon ay ito po yung time ng parang papasok na tayo sa spring na, sa spring. So parang matatapos na yung ano natin, yung winter. So medyo tumataas yung temperatura, mainit ng konti. So mag-uumpisa na ding umakyat yung dagdaan nito, gumalaw yung dagdaan ng mga maliliit na puno na to, tsaka mag-umpisa din silang tumubo ulit. Kasi dito po sa amin, sa Australia, eh merong panahon po ng taglamig. So sa panahon na po yun, parang bumabagal yung ano ng mga puno, yung growth nila. So hindi sila basta-basta na ano nun, active sa time na yun. So ngayon, dahil medyo mainit na, nag-umpisa na mag 16 degrees pataas. So nag-umpisa na din silang gumising ulit. So meron tayong palatandaan yan na nag-umpisa silang gumising ulit, yung gumagawa sila ng bagong ano, buds. Ayun, candle kung tawagin natin. Yan, parang kandila na yan sa may gitna. Yun yung sign na nag-umpisa na naman silang gumising. So yun po, pag yung parang candle na yan ay magiging ano yan eh, magiging sanga o magiging o tutubo na magiging yung top ng puno. So normally po pinuputol natin yan para mag-umpisa siyang magsanga. So pero ngayon po parang alanganin pa siguro sa mga end of spring o early summer, saka natin puputulan yan. So yung ginagawa ko lang ngayon sa kanila ay ito po yung time ng pag-abono natin. So kung nakikita mo po yung mga bilog-bilog na yan, so yung mga abono natin na nilalagay para mabus nga yung ano, para malakas sila pagdating ng summer. So ino-overdose natin ng konti yung abono nila para mas lalo silang lumakas sa summer. Pero yung result niyan po, pag ino-overdose mo ng konti, ay magiging mahaba, malalaki yung mga dahon nila. So yun yung result nun. Magiging ano sila, mahaba, bibilis yung ano nila, yung progress nila, pero lalaki yung mga dahon nila. So pag binubonsai nyo, parang medyo hindi ano, hindi maganda tingnan kasi malaki yung dahon. Pero yung reason po na ginagawa natin yan ay para i-boost na sila, kasi kagigising lang nila. So parang binibigyan natin sila ng konting lakas. So saka na natin kukontrolin yung maliit ng dahon na yan pag stable na yung mga seedlings na to. So yung normally po yung ginagawa natin sa ganitong time na papasok yung ano, spring sa mga ano natin, sa mga seedlings natin, ay nililinis lang natin. Yung ginagamit po natin pala na fertilizer ay organic. Hindi ako gumagamit ng chemical na fertilizer, organic. Kasi yung organic, kahit sumobra man, okay lang yung ano niya, result niya. Hindi malalason yung puno. So organic, ayan, maitim siya. Organic yan. Siguro mga vermicast yan, saka mga manure ng mga, yung mga ano ng, ano, dumi ng hayop. So pag nag-handle kayo nito, medyo, ano din, ingat din. Mag-gloves o mag-scoop. I-scoop lang, huwag kang hawakan ng kamay, kasi baka kung anong material yung ginamit yan, organic, madumi. So yun lang po, organic fertilizer lang yung ginamit nito. Tapos may ginagamit din tayo seaweed solution na parang liquid siya, liquid yung laman niya. So hinahalo sa tubig, dinidilig sa halaman every 2 weeks. Yung mga
ano natin, ginagamit para sa kalusugan ng puno natin. So, sa time na po na to, yung ginagawa lang natin, ay nililinis siya. Nililinis. Pero, huwag kalbuhin po. Kasi yung pine po ay sensitibo po sa loss ng dahon. Pag wala silang dahon, pwede sila mamatay. Kasi hindi sila tutubo sa hardwood. Hindi sila sumisibol sa hardwood. So, yung sibol, actually yung sibol nila, ay nanggagaling sa gitna ng dahon na to. Ito. Kung nakikita niyo po, itong dahon na to, dalawa siya, di ba? Parang ganon. So, yung sibol niya nanggagaling sa gitna nito. Sa gitna ng dahon na to. So, pag tinanggal mo itong dahon na to, kasi yung dahon ng black pine po, eh, pares-pares eh. Yung needles niya, pares-pares. Dalawa yan. Dalawahan. So, pag nakita niyo, ang dami sa taas. Pero, kung titingnan mo ng mabuti, dalawahan yan. So, double-double. Bali, parang kambal. So, bawat isa niyan ay merong parang bud sa gitna na dito. Na yun yung pinanggagalingan ng sibol niya. Ito, kung nakikita niyo. Dito, sa gitna nito, nanggagaling yung sibol ng black pine, yung buds niya. So, sa time na po na to, ang gagawin natin ay linisin lang. Yung ginagawa ko, naglilinis-linis lang, ganun. Natanggal yung mga matanda niyang dahon na hindi yan na, maaaring hindi yan na ginagamit. Yun lang, nililinis ko. Binubunot. Sa kapag bunot po kayo, huwag po iba-ibang direksyon. Kung saan po nakaturo yung dahon, saan siya naka-point, yun yung direksyon ng bunot nyo din. Kasi pag binunot nyo sa pababa o binunot sa pataas, pwedeng magbalat po. Masusugatan yung puno, saka mamamatay yung part na yon. So, yung bunot lang ay directional. Kung saan lang siya nakatutok, doon siya bubunutin. Saka ingat din po, kasi yung part na po na yon, may mga sanga po na maliit, may mga buds na maliliit na tumutubo. So, yung mga buds na yon ay magiging sanga din sa future. So, sayang po pag ganyan mababa yung sanga, tapos pinutol mo, yun po yung pinaka precious po sa akin eh, yung mababang sanga. Kasi, pag mababa yung sanga nyo, madaming potential yung bonsai nyo. So, kung mataas yung sanga nyo, konti lang yung potential nun. Ano lang magagawa mo nun? Bungin yung literati. O kailangan mong pababain siya, kailangan mong ibulubuluktot siya para bumaba. Pero pag meron siyang sanga sa ilalim, talagang maganda. So, kaya ingatan yung sanga sa ilalim po. So, kaya yung sanga sa ilalim po, pwede mo din gamitin as sacrificial branch eh. Yung isang sanga na palalakiin mo, gawin mong wild para patatabain niya yung base ng puno. So pag meron kang mababang sanga dyan, pwede mo siyang gawing sacrificial branch culture. Patutubuin mo siya, pahabain mo siya, mga isang metro na siya, merong maliit na puno dito, tapos isang metro na yung sacrificial branch mo, hatakin niya yung taba nung base, saka taba nung roots. Kasi nangangailangan na nga siya ng sustansya na para sa malaking puno na. Pero, meron kang bonsai dito sa baba. Pag naabot mo na yung taba, yung thickness ng trunk na gusto mo, putulin mo lang yung sacrificial branch na yun. So, mataba na yung puno mo pa after mo na pinutol yun. Yun na po yung, yung secret dun. So, ito po, yung ginagawa natin, linis-linis lang. Kung gusto nyo, pwede nyo gupitin. Kung natatakot kayong hilahin, pwede nyo gupitin. Gupitin lang. Yun lang. Yun lang yung ginagawa ko. Lagi. Linis-linis lang. Ingat na huwag magupit yung mga maliliit na buds na tumutubo. Yun lang. So, sa paglinis-linis mo na yan po, ay binabawasan mo din yung ekstrang bigat ng balikat ng ng puno. So, yung mga dahon na yan, na hindi nyo naman kailangan na, kasi yung kailangan nyo dahon, yung dito naman sa taas, ay na re-recycle ng puno yung energy na gagamitin sa dahon na yan. So, hindi na niya din siya mag-aabalang alagaan yung dahon na yan, i-focus niya na yung alaga niya dun sa mga bagong dahon, bagong sanga na meron siya. So, yun lang po. Nakikita niya naman yung mga dahon na hindi na kailangan po kasi yung base nun parang nagbabrown na.
So, sa kalukuyan po, yung dahon nito ay medyo purplish. Medyo purple siya. So, ito yung dahon niya sa winter kasi pag malamig ay naapektuhan din yung kulay ng dahon nila. May mga puno na evergreen talaga. Ito evergreen siya pero dahil baby pa siya, naapektuhan yung ano niya, yung itsura ng dahon niya, nagiging kulay purple. Parang protection niya yun sa lamig. So, hindi siya masyadong makakaramdam ng lamig kasi parang kinot niya yung dahon niya na huwag mag-absorb ng too much na lamig. Parang pinrotect niya. Ganun po, linis-linis. Ayan, malinis na. So, sa future, pwedeng tumubo dito yung sanga o lumaki yung mga sanga na dyan. Tapos, madidevelop natin as maganda nga na, ano, na bonsai sa future. So, ito ngayon, 8 months old. So, in 1 year time, sigurado ako yung ano nito, yung woody part niya ay hanggang dito na, sa may gitna. So, ano po tayo? Mataas yung pangarap natin dito sa mga seedlings na to. pinunla ko to mga November po eh. November ng 2019. So, sa ngayon, mga siguro 7, 8 months old na siya. 8 months old na. So, natutuwa tayo na yung seedlings natin kahit ganito na hanggang sa 8 months old siya, talagang ano pa siya? Yung healthy pa siya, healthy. Hindi siya na hindi man lang nabawasan kahit isa yung ano natin, yung batch na to. Walang bawas kahit isa. So, kanina po nagpunla na naman ako ng panibago. Bali trial na punla 'yon kasi hindi ko alam kung tama yung timing ko ngayon na ganitong time ako ng spring nag-umpisang magpunla, anong winter. Pero, pag nag-sibol yun, ay tuloy-tuloy na. Yung target ko po kasing number ng seedlings ngayong taon na to, eh, year 2020, 2020, ay 500. So, target kong magpunla ng 500. Target kong magkaroon ng 500 seedlings sa taon na to. So, hindi lang black pine, meron din tayong Miyugo pine na binili. So, ipupunla din natin yun. So, hindi lang black pine po yung ano. Pero, yung pinakapaborito ko po sa lahat ay black pine. Sa lahat ng ano, ng bonsai materials nga. So, lagaan natin itong black pine na to na ang mga seedlings natin na lumaki at magiging magandang material sa future. Okay. So, ganyan po. Linis-linis lang. Hindi mahirap po yung ano, yung ginagawa natin. Ingat lang po na huwag magupit yung mga maliliit na sanga. Yan, maliliit siya na sanga na tumutubo dyan eh. Palagay ko sa summer yung mga sanga na yan ay magkakarerahan na ng palakihan na sila. So itong ano nito, itong mas ilalim na pinuputol natin is 8 months old to po. Almost 1 year old na mga dahon. Yung pinuputol natin sa baba. So, hindi yan na ito masyadong kailangan. So, tanggalin na natin para mag-umpisa siya mag-develop ng kahoy dito. Yung matigas na kahoy sa baba. Yan na po. Butol-putol. Sana po nagustuhan niyo yung mga ginagawa nating video. Sana may natutunan din kayo doon. Mga konting kaalaman po sa masaya yung pagbubonsay. Yun palagi kong sinasabi sa ano ko, sa mga end ng ano ko ng at saka sa mga title ko ng mga description na may konting kaalaman para sa ano nyo, sa pagbobonsai nyo na meron kayong mga magagandang gabay na matitingnan o matutunan sa mga ginagawa natin. So, ito po yung ano natin, yung mga konting kaalaman na binabahagi sa inyo hanggang sa makakaya natin at sana po ay suportahan niyo din po yung channel natin sa pag subscribe po at saka pag subscribe po kayo eh malalaman niyo din kung may mga bago tayong updates na nilagay. Kasi madami po tayong nakalista kaya lang wala tayo halos na oras na gawin eh kasi busy din tayo sa ano natin, personal natin na trabaho, sa trabaho natin, pinagkukunan natin ng pang-araw-araw nating gastusin.
So, kung meron tayong time po, yun, gumagawa tayo ng video, tsaka nag-ano, nagbabahagi. Minsan nakakatuwa itong ano po eh, ito. Normally po yung pine ay dalawahan yung needles niya, pero ito po tatlo. May mga ano siya, may mga yung mga freak na tawag nila, freak na na mga attitude ba. So ito tatlohan siya, baka swerte ito. Siguro swerte ito sa akin. Yung tatlohan na to. Tatlo yung ano niya needle. Hindi normally tatlo yung black pine eh. So makikita niyo yung balat niya nag-i-split. Ewan ko kung nakikita nyo mabuti yan. Nag-i-split yung balat niya. Ibig sabihin, lumalaki siya. So, nabibiyak yung baby niya na balat. So, parang Incredible Hulk. Nabibiyak yung baby niya na balat. Ibig sabihin, yung sa loob nun ay lumalaki. Lumalaki siya. So, napunit siya, lumalaki. Nakikita yung mga split po kasi may stripe po, stripe pataas. Yun yung sign na tumutubo siya, may stripe pataas. Yung balat niya may stripe sa taas. Ibig sabihin, parang stretch marks. Yung katulad sa mga taong mataba na may stretch mark sa mga panila, yun yung sign na nag-uminat yung tissue na yun. So yun yung ano niya. So nakikita ko minsan, nakikita ko, natatawa na lang ako eh, na sabi ko, oy, tumutubo yung alaga ko, lumalaki yung alaga ko. Ayun po. Yun po mga ano natin sa summer po, magiging green na green ito. Ngayon lang to may protection sila sa lamig. Kaya ngayon yung nakikita mo na parang purple yung kulay niya. Yung dahon niya. Baby niya na mga dahon yan eh. So parang ginagawa yung purple para protection sa sarili niya. Pero sa summer po, magiging green na green yan. Tsaka nilagyan po natin din ng fertilizer na mayaman sa nitrogen. So mag-umpisang mag-green yung dahon na yan. So okay po. So, so ulitin po sa sunod na mga video natin, baka kung ano na naman yung topic natin, pero pag meron kayong nasa isip na gusto nyong itanong sa atin o gusto nyong ipagawa sa atin na tungkol sa pag-alaga ng bonsai, kung meron kayong hindi naintindihan, ay pakilagay lang po sa ano, sa inbox natin sa baba. Saka ipakisubscribe na din po ng channel natin na para naman malaman nyo din yung mga updates natin at para matulungan na din po yung cause natin na mag-share ng kaalaman. So, pag may katanungan po, nandiyan lang yung inbox natin. Kung hindi ko man masagot ng dalawa, tatlong araw, isang linggo, sasagutin ko pa rin yan po. Minsan po busy, hindi ko na-check eh. So, pero normally po, tine-check ko halos araw-araw. So, mag-iwan lang kayo ng message dyan na, ito, brother, okay, cover naman ang topic na to na paano ba magtanim ng ganito o paano ayusin ito. So gagawin pa natin paraan na malagay pa natin yun sa video para lalo na maintindihan. Saka try ko din po yung best ko na i-explain siya ng malalim para mas lalo yung maintindihan. So mag-iwan lang po kayo ng message dyan, saka i-check pa natin, tsaka gagawin natin kung makakaya natin. Okay po. So, maraming salamat po. Ito po yung mga, ano po, mga alaga ko. Mga, yun na sa table dito ngayon, mga 100 ito eh. 100. So, sa susunod na mga taon, siguro mga 3 taon, ang gaganda na nito. 3 taon, hindi mo na makikilala to. Ang gaganda na to, showin size, yung target ko dito. So, yung iba dito, magiging planted over the rock. Yung iba naman magiging cascade. Yung iba naman magiging upright lang o semi-upright. Pero, siguradong gaganda to. At sana po hindi mabawasan. Sana walang mamamatay sa mga ito. Pero, sa palagi ko, walang mamamatay po. Meron lang mabagal, meron mabilis, meron mabagal. Katulad nito, ang haba niya. Ang haba niya, kumpara dito, magkapareho lang sila ng edad. Ayun o. Pareho lang ng edad, pero mas mahaba siya. Mas malakas siya kaysa dito. Pero ito, mabubuhay din to. Mabagal lang nga siya. Pero ito, malakas. So, ito magka-catch up to sa balang, kung after few months, magka-catch up ito. Pero, ito, talagang healthy na healthy to. Mataas siya. So, siguro lang may kulang lang dito kung palagi ko araw o abuno.
O hindi niya nagustuhan masyado yung ano ng lupa niya kasi yung black pine niya ayaw sumasa eh. So kung patuloy pa rin siya gumaganon, ililipat na naman natin siya ng paso. Adjustin natin yung substrate niya, yung mix niya na nilalagay natin. So pwede natin gawing purong akadama o purong perlite yung ilalagay natin. Pero palagi ko hahabol siya dito sa isa na to. Hindi na siguro kayang habulin to ng talaga mabilis, pero hahabol siya po. Pero ito talagang maganda. Maganda siya, mataas. Kailangan ko nang kontrolin yung taas nito kasi ano na to eh, leggy na masyado eh. So pwede itong gamitin. Pag ganito siya mahaba, pwede siyang gamitin as tanuki. Pero mostly yung target ko dito sa lahat na to eh shohin. Shohin yung paborito ko po eh, yung isang dangkal lang, yung taas na bonsai. Yun yung pinakapaborito ko. So madali siya, ano siya, portable. Madaling ilipat-lipat, madaling hawakan, madaling buhatin, magaan. Maganda sa mga babae. So yun po yung target ko na size sa pagbobonsai, yung shohin size. So okay po, Sabado po ngayon, ito yung ginagawa natin pag weekend. Wala naman tayong time na gawin to sa weekdays, pero ito yung ginagawa natin sa weekend. So pag gupit-gupit lang tayo, nililinis sila, pinamad natiling malinis, kasi pag malinis, wala ding titira na mga insekto. So habang nililinis mo, natsitsik mo din, nakikita mo kung meron bang uod o kung ano man. So yun ba yung mga tips ko na mga pag-aalaga sa mga seedlings na katulad nito. Kahit anong seedlings po, magtanim kayo kahit anong seedlings, yung seedlings ng balete, seedlings ng kung ano dyan. Hindi lahat ng material sa bonsai ay nakukuha lang sa gubat na parang yamadori na malaki na kaagad. Pwede ka mag-unsa, may kasayahan din po, may kasiyahan din po sa pagtatanim ng seedlings na maghihintay ka ng 3 taon, 5 taon. So ano ba kung maghintay ka ng 3 taon o 5 taon? Hindi naman nakakapagod yun pag oras na decidido ka talaga na gawin itong bonsai. Kasi may nakikita ko din sa mga write-up sa Bonsai Philippines na huwag kang sayang lang yung oras mo dyan, nagtanim ka ng seedlings, nagkumuha ka lang sa gubat, ang ganda. Mali po na ano yun, takbo ng utak, hindi tama yun. Paatras yun na takbo ng utak. Sa seedlings po, may kasiyahan din. Ako po, ang tagal ko na nabubonsai, more than 20 years na, pero natutuwa pa rin ako pag may bago akong seedlings na ganito. So, pwede ko siyang ibalubuluktot, iwawar ko sa balubuluktot at gagawin ko siyang magandang bonsai. So, magtanim po ng seedlings. Saka na po natin, nasisave po natin yung gubat pag nagtanim tayo ng seedlings. Hindi na ano yung gubat, hindi na naabuso. Kasi may sarili tayong source sa likod bahay lang natin, sa backyard lang natin. Na nakakatuwa pa, ganito. Saka pag nagtanim ng seedlings, lalo mo makikilala yung variety ng puno na to. Lalo mong maobserbahan kung paano siya lumaki, paano siya nagkasanga, paano siya nabuhay, anong mga kailangan niya. Paliit-liit na ano mo siya, natututunan yung ugali ng puno na to. So, may benefit po yung pagtatanim ng seedlings. So, okay po, hanggang dyan na lang po muna yung ano natin, yung video natin. Saka sa next time, mag-iisip tayo kung ano yung gagawin natin ulit. Pero kung may katanungan kayo, nandiyan lang po yung inbox natin, hindi umaalis yan. Nandiyan lang, lagay nyo lang yung konting words dyan kung ano yung gusto nyo, tsaka gagawa natin ang paraan po. Sige po, salamat po.